Noong December 24, 1762, desperas ng Pasko, 900 Chinong naninirahan sa Guagua, Pampanga at 5,000 Chinong naninirahan sa Maynila ay nagplanong mag-aklas laban sa mga Kastila. Dahil sa mga panahong iyon, ang Maynila ay okupado ng mga Briton. Isa sa mga Chino ay sinabihan ng kanyang asawang Indio na siyang nagsumbong kay Father Jose Salas ng Mexico, Pampanga sa gaganaping pag-aaklas ng mga Chino. Ito ang kwento ng Red Christmas, ang pag-aaklas ng mga Chino laban sa mga Kastila sa panahon ng British Invasion sa Maynila na nagresulta sa malawakang pagpatay sa mga Chino sa Luzon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abicef TV. Noong August 1, 1762, sa huling bahagi ng Seven Years' War sa pagitan ng Britanya, France at Espanya, naglayag ang British fleet mula Madras, British India sa pamumuno ni Brigadier General William Draper papuntang Maynila para sa kupin ang pinakamagandang kolonya ng Espanya sa Far East. Sakay na kanilang fleet ang 6,839 na katao, mga sundalo, manlalayag at marines at higit sa lahat 1,000 mga sundalong sipoy. Noong September 23, 1762, 14 na barkong pandigma ng mga Briton ang dumating sa Manila Bay, na kung saan 10 sa mga barkong iyon ay may kargang 50 kanyon. Sa pamumuno ni Admiral Cornish, inilatag kagad nila ang plano para sa landing party na gagawin. September 25, bumagsak ang Fort Polverina, ang portipikasyon ng mga Kastila na ginawang garrison ng mga Briton para sa kanilang pwersa na kung saan doon nila gagawin ang kanilang land offensive laban sa mga Espanyol na dumidepensa sa Intramuros. Habang ang gobernador-heneral ng Pilipinas na si Francisco de la Torre ay hindi pa dumarating sa bansa dahil sa pang-aatake rin ng mga Briton sa Havana sa Cuba. Kaya ang arsobispo ng Maynila na si Manuel Rojo del Rio y Vera ang siyang naging pansamantalang gobernador-heneral ng Pilipinas. Kaya naging hindi maganda ang depensang militar sa Maynila. Noong umaga ng October 4, mahigit sa 1,000 pwersa ng mga kapangpangan ang umatake sa garrison ng mga Briton na nagdulot ng malaking pinsala sa kanila. Pero natalo pa rin ito ng mga Briton sa labanan. 300 kapangpangan ang napatay. Sa mga panahong iyon, ang mga kapangpangan ay kinakatakutang mga mandirigma sa Luzon dahil sa taglay na tapang ng mga ito, ayon mismo kay Drake sa kanyang isinulat na mga taong ito ay sobrang tapang sa labanan na parang mga mababangis na hayop. October 6, sumabante ang mga Briton sa Intramuros at nakuha ang bastyon ng St. Andrews. Sumunod naman kagad ang kanilang mga engineers kasama ang 79th Division at tuluyan ang napasok ng mga Briton ang Intramuros para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Ang arsobispo ng Maynila na siyang gobernador-heneral ng Pilipinas ay isinuko ang Maynila at Cavite kay Draper at Cornish. Pero si Simon de Anda y Salazar, isa sa mga oidor o hukom ng Maynila, ay nakatakas sa Intramuros, papuntang Bulacan at dumiretso sa Pampanga para magtatag ng resistance laban sa mga Briton at inasyum ang pagiging gobernador-heneral ng Pilipinas at ginawang kapital ng bansa ang Bacolor sa Pampanga.
Habang ang mga Chinong naninirahan sa Luzon ay nakakita naman ang pagkakataong mag-atlas laban sa mga Kastila sa kadahilanang minamaltrato sila ng mga Espanyol sa Pilipinas. Noong December 24, 1762, 900 Chino sa Guagua, Pampanga at 5,000 Chino sa Maynila ay nagplanong mag-atlas, pero isa sa kanila ay sinabihan ng asawa nitong Indio na siyang nagsumbong sa prailing si Jose Salas ng Mexico, Pampanga. Nang umabot ng balita tungkol sa plano ng mga Chino sa gobernador general na si Simon de Anda sa Bacolor, inutos kaagad nito sa kanyang pwersa na pumunta sa Guagua at pinatay ang mga Chino sa lugar. Mahigit sa 100 Chino ang napatay, habang 130 naman ang nahuli at dinitay. Kumalat ang balita sa buong rehiyon tungkol sa pagtatraidor ng mga Chino, kaya nagresulta ito sa pagpatay ng marami pang Chino at umabot sa 6,000 ang kabuuang Chinong napatay sa lugar. Nakilala na ngayon sa kasaysayan bilang Red Christmas. Sa sumunod na taon, nagpadala ng ekspedisyon ng mga Briton sa Maynila patungong Bulacan noong January 18, 1763 para masakop ang lugar upang mapalawak pa ang impluensya ng Britanya sa Central Luzon. Napasok ng pwersa ng mga Briton ng Bulacan sa pamamagitan ng Hagunoy at Malolos. Sa Malolos, nakalaban ni General Jose Pedro Busto ng pwersang Pilipino-Espanyol ang mga Briton sa lugar na tinatawag ngayong Pinagbakahan. Pero napaatras patungo sa simbahan ng Kalumpit si Busto dahil sa dami ng pwersa ng mga Briton. 4,000 sundalong Briton, 300 sipoy na mula sa India at 2,000 na Chino na naghihigante kay Anda dahil sa pagpatay sa mga Chino noong Red Christmas sa pamumuno ni Kapitan Jeremiah Slay. Nagmarcha ang mga Briton sa palayan ng Malolos, narating nila ang tulay ng Maysantor. Bandang hapon ng January 19, 1763, sinalubong ng putok ang mga Briton sa puwersa ng Alcalde Mayor ng Bulacan na si Don Jose Pasarin. Dahil habang nagaganap pa ang labanan sa Pinagbakahan sa Malolos, ay nagpadala ng mensahero si Busto kay Pasarin na lisanin ang Bulacan at sunugin ang mga simbahan sa lugar para wala nang mapakinabangan pa ang mga Briton. Pero hindi ito sinunod ni Pasarin at ginawa niya itong garrison na may 3 kanyon at 6 na falcon o maliliit na kanyon. Ang puwersa naman ito ay 70 na sundalong Espanyol na nakabase sa Bulacan at maraming voluntaryong Bulakenyo na armado lamang ng palaso at pana. Sa una ay nagulantang ang mga Briton sa pagpapaulan ng bala ng puwersa ni Pasarin. Nagtago ang puwersa ni Slay sa abandonadong bahay malapit sa poblasyon na mga Chinong galit na galit ay walang takot na sumugod patungo sa simbahan at agad na napatay ang pinuno ng artillery ng kabisera na si Ibarra na ikinahina ng loob ng mga sundalo at voluntaryo sa Bulacan. Nilapitan ng mga Briton ang bangkay ni Ibarra at pinugutan ng ulo. Nakita namang dumungaw sa bintana ng simbahan si Pasarin na agad na nagpaputok ng kanyo ng mga Briton, tinamaan sa dibdib at namatay ang Alcalde Mayor. Napasok ng mga Briton ang kumbento at pinatay ang kura paroko ng Bulacan at ilan pang nasa loob, habang sa labas ng simbahan ay nag-amok ang mga Chino. Pinaslang nila ang mga taong makita nila paikot sa poblasyon hanggang sa marating nila ang kalayo-layoang parte ng Bulacan. Ang labanang ito ay kinasawi ng 400 katao. Habang sa Bacolor, agad na inatasan ni Anda si Busto na bawiin mula sa mga Briton ng Bulacan, ilang araw lamang ang nakalipas, 8,000 na kapangpangan sa ilalim ni Busto ang bumawi sa Bulacan. At bumihag sa ilang Briton, pinatay ang lahat ng mga Chino, habang ang ibang Chinong residente sa lugar ay nagpakamatay na lang dahil sa kanilang takot sa mga taga-Bulacan at mga kapangpangan na galit sa kanila. Agad na inideklara ni Anda si Busto bilang Alcalde Mayor
ng Bulacan. Natapos ang Seven Years' War ng pirmahan ng Treaty of Paris noong February 10, 1763. Noong July 24, dumating ang balita sa Maynila ang tigil putukan para sa kapayapaan at 6 na buwan pa ang lumipas bago dumating ang order sa pag-withdraw ng mga Briton sa Maynila dahil sa layo ng paglalayag, habang namatay naman ang arsobispong si Rojo noong January 1764 at kinilala ng mga Briton si Simon de Anda y Salazar bilang gobernador-general ng Pilipinas na kung saan nakipagsundo ang mga Briton sa kanilang pag-withdraw sa Maynila. Sa kalagitnaan ng Marso, dumating ang gobernador-general sa Maynila na si Don Francisco de la Torre. Dala ang order na ibalik sa kanya ang Maynila. Umalis si Drake sa Maynila noong March 29, 1764 at tuluyan ang umalis ang natitirang pwersa ng mga Briton sa Manila at Cavite noong unang linggo ng April 1764. Pero nagpaiwan ang mga sipoy sa Cainta para dito na manirahan. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abicef TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.